Yan. So, good day sa atin dyan, mga paps, mga mams. Ngayon, yung pag-uusapan natin is yung mga common issue sa karburador. So, mostly sa atin, mga paps, mga mams, is yung karburador yung pinaka-main talaga na nagkakaroon ng mga issue aside sa makina. So, yun nga, yung unang tatalakayin natin is bakit ba nagkakaroon ng overflow? Bakit ba nag-overflow yung carb natin? Kung minsan, tumatagas yung gasolina. So, napakasayang din naman yung gasolina ng natatapon lang, mga paps, mga mams, no, na hindi natin nagagamit. So, yung main na problem nun is yung dito sa loob, yung floater niya. So, yun yung nagkakaroon ng problema. So, buksan muna natin ito, mga paps, mga mams. So, yung unang topic natin ngayon is yung overflow na gas. Yun yung first na topic natin. So, marami tayong tatalakayan ngayon, mga paps, mga mams. So, yan. Buksan lang natin itong carb. Kung dito, dito na mga screw, meron kasi yung iba tatlo, yung iba naman is dalawa lang. Dito, tsaka dito. So, bubuksan natin yan. So, itong carb na ito, mga paps, mga mams, is ito yung carb ng mostly kinakabit sa mga 110 o 125 na motor. Ito po. So, galing po ito sa motor ng kakilala ko. Pinapaayos niya kasi nga, nagkakaroon ng problema. Hindi maganda yung timpla. So, eto. Huwag niyang iwawala itong mga bolt, mga paps, mga mams. So, pagbukas natin, dyan yung makikita. Almost 6 years na kasi yung carb na ito, mga paps, mga mams, hindi na na lilinisan. Kaya kung medyo makikita nyo naman dyan, iba na yung kulay. So, yung dapat na first makikita nyo sa carb, mga paps, mga mams, pagbukas nyo, is itong floater. Main jet, tsaka yung pilot jet. Yung dito. So, before natin ito tatalakayan, is dito muna tayo. Yan, mga paps, mga mams, nagkakaroon ng overflow kasi kung minsan, yung dito, itong tumatakip sa butas dito, dito banda, is napupudpud. Kalaunan kasi, mga paps, mga mams, yung tumatakip dito is napupudpud. Kaya nagkakaroon ng overflow. Instead na tinatakpan niya ito, is nagkakaroon ng gap, may clean gap, para umapaw yung gas. So, yun na nga. Ito, i-zoom lang natin if makikita ba, mga paps, mga mams. Yan. I-focus natin kung mapofocus pa ba. Yun, oh. So, makikita nyo naman, mga paps, mga mams. Pasensya na, madumi yung kamay ko kasi naglinis ako ng motor. Yan. Medyo napupudpud na yung dito. Dapat matulis dyan yan, mga paps, mga mams, ha. So, baka sabihin nyo naman na, naku, ano ba yan, paps? Hindi ka naman naghuhugas ng kamay. Ito yung inaayos ko, mga paps, mga mams. Yan. Ayan, napakadumi. 6 years na yan, mga paps, mga mams, hindi napapandar. Yun rin, yung nasa kabilang kanto, napandar ko na yun. Nilinisan ko na yung karburador. Tsaka, yung kulang na lang yan is yung pagsiset ng minor. Tsaka, yung mga parts niya is kinakalawang, kinakailangan din natin yung ayusin. So, dalawa yung project ko ngayon, mga paps, mga mams. So, dito muna tayo sa karburador. Balik tayo. So, yun na nga. Nagkaroon tayo ng segue. So, ito yung nagkakaroon ng problema, mga paps, mga mams. Nagkakaroon ng gap, hindi siya na tumatakip ng maayos dun sa pinaglalabasan ng gas. So, yun nga, dito. Instead na tinutulak niya, mga paps, mga mams, hindi niya na natutulak ng maayos. Meron tayong solusyon dyan, mga paps, mga mams. Isang maikling solusyon. Ito yun, mga paps, mga mams. Yung floater natin, meron kasi yung part na ito, yung nagtutulak. Itong part na ito, mga paps, mga mams, if ayaw nang pumulak nito, ayaw niya na itong itulak, is that pwede rin natin itong i-adjust. I-adjust natin ito dito, yan. Move lang natin ng konti, paangat, para mawala yung gap, mas maitulak niya ng maayos. So, yun nga, yung response dapat ng floater natin, mga paps, mga mams, paano ba natin malalaman kung maganda pa yung floater natin? Ganito lang yan, mga paps, mga mams. I-press nyo lang to, dapat maganda yung response niya. Nagbabounce back pa dapat. Kaso nga, yung iba nag-stuck up, hindi kaya napaka malimit na lang yung pag-bounce back niya. Dapat ganito. Hindi siya stagnant o hindi siya nakastay lang sa isang part. So, yun lang yung pinakamadali na pag-aayos nitong floater, mga paps, mga mams. So, aside from that, mga paps, mga mams, meron namang binibenta sa mga motor shop. Meron naman silang repair kit. Yung tinatawag nilang repair kit, meron na yun. Kasama na rin dun yung ito. Itong sa floater natin, meron na rin yung main jet, saka yung pilot jet ng karburador. So, yun nga. Before natin ito ibalik, kinakailangan rin natin itong linisin. So, for tutorial purposes, mga paps, mga mams, so, ilalagay ko na lang yung mga topic na tatalakayin natin dito. Yan. So, yun lang, mga paps, mga mams. At saka, yung pangalawang issue naman, mga paps, mga mams, bakit walang gas na napupunta sa carb natin? Na, maraming nagtatanong yan eh. Paps, bakit walang gas na napupunta sa carb ko? Paps, bakit walang gas supply? Mga paps, mga mams, yung common talaga yan, mga paps, mga mams, na issue is yung dito. Dito muna tayo, sa main. Kasi kapag ito, barado,
focus natin mga paps ha. Kasi kapag ito barado mga paps mga mams, wala na, mahirap na yan. So yung gagawin natin, meron naman tayong remedyo dyan. Tanggalin lang natin to. Tanggalin natin tong mga screw. So huwag kayong matakot na magkalikot sa motor nyo mga paps mga mams ha. Kasi doon tayo matututo eh. Kung matatakot kayong magkakalikot ng motor nyo, wala talagang mangyayari. So cherish the experience. Yan. Ang disclaimer ulit mga paps mga mams, meron naman tayong disclaimer dyan. Do it at your own risk, DIY lang ito mga paps mga mams. So kung gusto nyong magkaroon ng knowledge, ayan. Yung titignan nyo mga paps mga mams is itong butas na to. Kung meron kayong pressurized mga paps mga mams, bugahan nyo ito ng hangin. Kung merong lalabas na hangin dito, at saka naka-on to, yung fuel nya, dito sa may fuel line, kapag naka-on to, tapos may lumabas na hangin, maganda pa yan. Kapag sinaran nyo naman, naka-off yung fuel line nya, tapos may lumabas na hangin, eh sira na to. Pero kuminsan talaga, nakakaroon ng bara dito eh. Dahil sa mga gasket na nilalagay. Yun yung nagiging issue. Itong mga gasket maker, mga paps, mga mams. Ito yung napupudpod, kalaunan, natatanggal. Kuminsan, nagbabara sa mga butas na dapat daluyan ng gas. So, meron naman siyang o-ring, mga paps, mga mams, kasama. As much as possible, kung meron namang mapagbibilan ng o-ring, pwede rin yun namang bilan na lang. Kaysa maglagay tayo ng gasket. Kasi nga, matatakpan yung iba. So, sa ilalim naman ito, mga paps, mga mams, kapag dumaloy na yung fuel dito sa pangalawang portion niya, dito naman nagkakaroon ng issue diyan sa may filter. Papakita ko sa inyo mga paps mga mams yung ilalim niyan. Pwede naman nating tanggalin yan mga paps mga mams. So yan nga. Yan. So meron yung filter sa ilalim. Kung napakadumi ng filter, talagang magkakaroon ng bara. Hindi na maayos yung pagdaloy ng fuel. So yun nga. Bubuksan natin itong sa kabila. Ibabalik lang muna natin ito dito para hindi tayo malito. Step by step lang tayo mga paps mga mams sa mga beginners dyan. Yan. Balik natin ito dito. Ito kasi yung mga common issue mga paps mga mams eh. Yung common issue ng mga carb user. Mostly kasi sa atin mga carb user eh. Meron din naman yung mga FI. Kaso nga iba yung components ng makina nila. Tsaka yung instead ng carb yung ginagamit nila is yun nga, fuel injection. Fuel injection yung ginagamit. So tatanggalin lang muna natin ito. So yun nga mga paps mga mams, gamitan lang natin ng 17mm na wrench. Buksan natin. Nabubuksan naman ito eh. Ito yung filter niya sa ilalim. Yan, tanggalin nyo lang. Yun nga. Kung merong mga bara dito, yun yung magkukos ng clogging. Nakakaroon ng clog. So ibalik lang natin ng maayos. So yun yung common talaga mga paps mga mams. So linisin nyo rin yun, gamit yung gas. Pwede kaya yung carb. Meron namang binibenta dyan eh, mga yung panglinis talaga sa carburetor. Yung carb cleaner na parang spray, nasa spray can. So yun mga paps mga mams, yun yung nagkakaroon ng, meron kasi yung tatlong stage. Yung first is itong dito sa may fuel line natin mga paps mga mams, kung meron dong bara. Pwede kaya dun sa hose talaga niya, sa hose line. Isa na rin yun sa nagkukos ko minsan ng overflow kasi masyadong malaki yung hose line kaya masyadong marami yung supply. So aside from that mga paps mga mams, back to the topic na tayo, dito na kasi tayo sa baradong carburetor. So yung dito naman mga paps mga mams, yung commonly mistake ng mga kabiker natin, sa mga karider natin dyan, yun nga, yung dito, kasi nagkakaroon ng, kuminsan nalulus tong gasket niya, tong dito, yung parang rubber niya na o-ring ito. Nagkakaroon niya ng pudpod sa kalaunan, sa katagalan na rin, nagkakaroon niya ng leaking, nagkakaroon ng leak ng gas. So yung ginagawa ng iba is nilalagyan nila ng gasket maker. So hindi nila namamalayan na pati rin to is natatakpan nila yung itong butas na to. Yan yung commonly mistake. So akala nila kasi is 4 volt lang to. Nagkakaroon ng misconception dito mga paps mga mams. Yung natatakpan nila to. Wala talagang dadaloy na gas dyan kapag tinakpan nyo to. So dito, dapat yung dito banda lang yung lalagyan nyo ng gasket maker. Pero yung tagas kasi niya is kuminsan dito rin nagmumula sa gilid. Ito, dinadaanan po to ng gasolina mga paps mga mams. Dyan. Kapag nagtakip yan, dadaloy yan papunta dito sa may yung floater natin. Papasok yan dito. Dito sa may maliit na butas. Papasok yan dyan. Tapos, kapag wala pang masyadong fuel, nagbubukas to dito. So, bababa tong floater natin. Gaganyan. So, ito, bababa rin yan. Magkakaroon ng gap. Magkakaroon ng gap, yan nga, papakita natin. Focus lang natin, ha. Yan, magkakaroon ng gap kasi ito, dito to yung mga paps mga mams. Yan, natatanggal tuloy yung makakonekta dito. Wait lang. Oops. Yan. Yan. Nagkakaroon ng gap. So bababa pa kasi wala pang fuel. Kapag tumaas yung gasolina mga paps mga mams, dito
tinutulak niya to paitaas. So yun, doon nagkapos ng naglalak na yung daluyan ng fuel. So hindi na dadaloy para iiwas yung overflow, mag-overflow. Kung minsan nga mapapansin niyo sa sobrang dami ng supply ng gasolina, napupunta doon sa air cleaner. 'Di ba? Mapapansin niyo naman 'yan sa air cleaner napupunta yung gasolina, yung excess. Kasi nga sobrang dami na nung gas na napupunta sa carb natin. Kung minsan nga dito, ito yung point na nilalabas niyo sobrang gasolina itong dito. So kung mapapansin niyo naman kahit hindi niyo inoon yung drain yung dito, dumadaloy pa rin yung gasolina. Dumadaloy yung gasolina dito. Kaya nagtataka kayo kung bakit hindi ko naman binuksan tong drain plug yung dito. Bakit may dumadaloy pa rin paps? Kasi nga yung excess na gasolina na lumalagpas dito sa may parang tube, napupunta, nilalabas niya. Kasi kapag hindi niya nilabas, kapag nagkaroon din ito ng bara, doon siya lalabas sa air cleaner natin. Kaya kung mapapansin niyo talaga, mostly sa mga air cleaner, normal lang talaga yan, meron talagang nangangamoy gas. Diba? Kahit tignan niyo pa yung mga air cleaner niyo, kahit singhutin niyo pa, nangangamoy gas yan. Pustahan pa tayo. Amoy gas yan, mga paps na mams. So yan nga, ito dito, yung dito naman, kung i-drain niyo naman to, mag-drain kayo ng gas galing dito sa may carb natin, ibubuksan lang natin to, pihitin lang natin to, ikutin natin. Yan, ikutin natin pa ganito, pa counterclockwise. Mag-drain yan, kasi meron naman yang focus natin, meron naman yang butas dito So mag-drain yan. So kapag ilalak na natin, yan, wala na yang tatagas na gas dito mula rito. So if excess naman, mga paps, mga mams, normal talaga na merong dadaloy na gas kapag excess yung gasolina sa carburetor natin. Lumagpas kasi sa level na dapat nagsara na to. Ito kasi yung nagkakaroon ng main problem yung dito. Yan. Kung minsan, ito rin, nag-stack up din to, mga paps, mga mams, kaya walang gasolina na dumadaloy sa carburetor natin. Yun yung commonly. Common talaga yan, mga paps, mga mams. Lalong-lalo na sa mga lumang carburetor na hindi nalilinisan, yan yung nagiging main problem dito. Meron namang carb na panglinis talaga ng carb, mas maganda yung gamitin, mga paps, mga mams. Kung wala pa talaga tayong budget na pambili at saka kung wala talaga tayong mabilhan ng carb cleaner, yun nga, DIY lang muna, gasolina lang muna yung gamitin natin pang hugas dito. Katulad dito, yan, nag-stack up na yung mga dumi. Yan, nag-oxidize na kasi yung mga parts nito, mga paps, mga mams, kaya medyo merong parang kalawang Ito naman yung main jet natin. Tingnan nyo rin, mga paps, mga mams, kung nagtataka kayo, ito naman isang topic na naman to. Ito yung topic natin kung bakit ayaw umandar ng makina, bakit ayaw magbigay ng air and fuel mixture. Meron kasi yung explanation, mga paps, mga mams, malayo yung motor. Ito yung main jet natin. Meron kasi yung sukat. Ewan ko ba dito kung bakit wala tong sizes. Nakadepende yan sa carburetor. Meron yung mga sukat, mga paps, mga mams, yung 76, 77, patahanggang pataas, at saka meron din 75 pababa. Main jet, saka yung pilot jet. So yun nga, gumamit lang kayo ng mas maliit dito. Ito yung pilot jet natin dito, mga paps, mga mams. Depende yan sa pagpihit natin sa throttle. Doon kasi tayo nagkakaroon ng commonly issue sa carb natin. So mostly talaga kapag barado to, kapag maglilinis tayo ng carb, kinakailangan natin itong bugahan ng carb cleaner. I-make sure natin na walang bara. Yan, papakita ko sa inyo yan. Wala yung bara, mga paps, mga mams. Makikita nyo naman yung butas. Meron yung maliit na butas. Yan, lagay natin ulit dito. Balik lang natin. Same rin dun sa pilot jet nya. Kinakailangan din, meron din yung butas na paglalabas ng gasolina. Otherwise, magkakaroon talaga tayo ng issue. Hindi talaga maganda yung takbo ng makina natin. Kung mapapansin nyo, sa pagpihit nyo ng silinador, palaunan, namamatayan kayo ng makina. Kasi hindi sapat yung supply na binibigay niya. Meron kasi yung sa 1/4 na pagbigay nyo ng gasolina sa silinador, sa pag-throttle nyo, sa pagpiga nyo ng throttle, yung first is yung sa main jet, saka yung sa pilot jet, hanggang sa pagbuga talaga. Parang depende na rin yan sa sukat ng main at saka pilot jet nyo. Nakadepende kasi yan sa altitude, kasi yung iba is naka-refer sila sa above sea level kung saan nila ginagamit yung motor, kaya nagpapalit sila ng main jet at pilot jet. Mostly talaga, mga paps, mga mams, kapag above sea level kayo, less na yung hangin na nahihigop ng carburetor natin, kaya kuminsan nagpapalit sila ng malaking daluyan ng hangin sa air filter nila, kasi yung iba is closed yung air filter nila, napakaliit lang ng clearance ng pagpapasukan ng hangin. So yun nga, mas prone na rin yung ganun sa dumi, yung mga open carb. So kung marunong ka namang maglinis, wala naman din yung magiging problema. So yun nga, that is the commonly mistake, mga paps, mga mams, sa mga
subscribe natin na hindi natin napapansin. Kung mga common issue, yun nga, mapapansin nyo naman. Ito, choker to mga paps, mga mamsa. Ito yung nag-choke. Kung ayaw mag-start ng motor nyo, gusto nyo i-start, i-crank nyo lang, tapos pihitin nyo to dito. Meron naman tayong choker sa bawat motor siguro. Yan, ganyan nyo. Tapos pag-crank nyo, mag-start yan, saka nyo bitawan. Paunti-unti nyo buksan. Huwag nyo biglain, paunti-unti, saka babalik na yan sa normal. So, yun nga, commonly issue, saka commonly mistake ng carb natin. I hope meron kayong natutunan na naman sa vlog natin ngayon mga paps, mga mams. Yun nga, ingat-ingat lang tayo ngayon. Stay safe tayo palagi kasi nga dahil dito sa COVID-19, pasensya na kayo mga paps, mga mams. Hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw kasi nga ito, nandito lang ako sa bahay, nag-ayos din ng mga motor. Yung mga motor ng kaibigan ko, inakit na nila dito kasi para meron din akong mapag-liliba ngayon. Meron akong hobby. Tsaka wala naman akong hinihinging bayad sa kanila mga paps, mga mams. As much as possible, yung gusto ko is makatulong sa mga rider natin dyan. I hope meron ako naibahaging kaalaman sa inyo mga paps, mga mams. Yun nga, that would be pretty much it. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Yun nga, huwag niyong kakalimutan ding i-hit yung notification bell sa gilid kung gusto niyo ma-notify sa mga bagong videos natin mga paps, mga mams in the near future. At saka, yun nga, ride safe, stay safe, and you know the drill guys. Peace out!